Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Kasali ako, bakit? Sana alam mo yung sinalihan mo. And ready ka sa Nagkabati na nga ng tuluyan itong si Zoe at ito namang si Dr. Tanyag. Dahil sa kanilang heart-to-heart talk, kaya naman pinaliwanag ni Dr. Tanyag dito kay Zoe na sana ay mapatawad siya nito. At humihingi naman ng chance itong si Dr. Tanyag na makabawi nga dito sa kanyang anak na si Zoe. At para naman makabawi itong si Dr. Tanyag dito nga kay Zoe, inalok naman ni Dr. Tanyag itong kanyang anak na magbakasyon nga sila para naman magkaroon nga sila ng bonding at babawi itong si Dr. Tanyag sa mga oras na hindi niya pinaglaanan dito nga kay Zoe dahil puro analin na nga lang daw ang inatupag dito ni Dr. Tanyag. Yan naman ang mga salitang binitawan ni Zoe dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. Kaya mga isang linggo nga ito, nagbakasyon itong dalawang mag-ama at umasa itong si Zoe na sana sa susunod na kanilang bakasyon ay makakasama na nga nila itong kanyang ina na si Moira. Subalit wish lamang ito. At narito naman ang ating aabangan ngayong Lunes. Dumating naman itong kaibigan ni Dr. Enriquez na mag-o-organize nga sa gagawing anniversary ng EPEC. At dito naman napili itong ang si Zoe bilang kandidata ng gagawin nga ditong anniversary. Subalit tila nga ay inaasar nga ito ni Zoe itong si Annalyn dahil hindi nga daw ito pasado. May height nga daw itong kinakailangan nga nilang anniversary. At wala naman talagang balak itong si Dr. Santos na sumasami nga ng mga ganyan. At napahiya naman itong si Zoe nang sinabi ni Annalyn ang mga iyon. Samantala, sa di inaasahan ay nasa lubong naman itong si Dr. Santos ng kaibigan ni Dr. Enriquez. At sinabi nga dito na bawas na nga ang kandidata at nag-back out nga ang isa. At baka naman pwedeng si Dr. Santos ang ipapalit dito. At dahil tinutokso nga ito ng mga kasamahan ni Dr. Santos, ay napilitan na rin itong mag-oo at pinalakas naman itong si Dr. Santos ng kanyang mga kaibigan. Kaya dyan na natin mapapatunayan kung sino nga ba ang mananalo sa paligsahan na ito dahil nanggagalaiti na naman sa galit itong ang si Zoe dito naman kay Annalyn dahil pabida-bida nga daw ito. At ito na ngayon, nagkaharap na nga itong si Dr. Santos at itong si Zoe. At nagulat naman talaga ng husto itong si Zoe kung ano nga daw ang ginagawa dito ni Annalyn. At sumagot naman itong si Annalyn dito kay Zoe, nakasali nga siya dito sa candidate na gagawin. At dito naman sinabihan ni Zoe itong ang si Annalyn na siguraduhin lamang ni Annalyn na handa nga siya dito sa kanyang sinalihan. At lalo pat ang mga gagastusin sa paligsahan na ito. At hindi naman ito pababayaan ni Dr. Tanyag itong si Annalyn. Samantala, hindi naman inaasahan na masalubong ni Aling Susan itong ang si Zoe. At dito naman tinaraya ni Zoe itong si Aling Susan. At aakmang tatawag na sana ito ng pulis itong si Zoe. Dito naman nakialam na nga itong si Annalyn na hindi patulan nga itong kanyang lola dahil matanda na nga ito. At pinagtataka naman ito ni Aling Susan kung bakit nagtatalo nga itong si Annalyn at itong si Zoe. Kaya yan ang ating aabangan kung talagang anong gagawin dito ni Zoe para mapabagsak ng tuluyan itong ang si Dr. Santos. At lalo pat nangangamba nga itong si Dr. Tanyag na baka may gagawin ngang masama itong si Zoe dito naman kay Dr. Santos. Yan lang po at maraming salamat.